Ngayon po, itatry na po natin kung gumagana yung pagwa-wirings po natin. Testing na po natin. Hello mga kagala, welcome to my YouTube channel na Palaboy Moto Vlog. Sa video ito, tuturuan kayo kung paano magkabit ng compact horn. Nagagamitan natin ng relay. Okay. Installan natin ng compact horn itong Roser 135 ng katrabaho ko na si Jeff. Hello mga ka-Roser. Pwede na! Ngayon, tuturuan kayo kung paano mag-istila ng wire dito sa ating relay. Tara, samahan nyo ako at installan natin ng compact horn itong Roser 135 ni Jepoy. Ngayon mga kagala, ito po yung relay na ikakabit natin sa compact horn. Ayan. Ito pong number 30, ito po yung common. Itatap po natin to sa positive na wire ng baterya. Tapos ito naman pong 87, ito po yung normally open. Ito po, itatap po natin sa positive wire ng compact horn. Dito po. Ito po, dito po natin itatap. Positive wire. Ngayon naman po, number 86 at saka 85 naman po ng relay. Yan po yung itatap natin dun sa stock na busina ng ating motor. Mga kagala, bali ito po yung pasunod po na harness ng compact horn na nabili po natin. Bali ito po yung harness na pasunod. Kung mapapansin nyo po yung harness, ano po siya, mali yung pagkakaistila niya. Yan. Nakarekta po sa baterya. Yan po, ito po direkta sa baterya, tapos ito po direkta sa compact horn. Yan po, bali ang kakabitan po natin is motor po, kaya iibahin po natin to. Iibahin natin yung istila. Okay. Siguro po sa ibang sasakyan, ganito po yung ginagawa. Nakarekta na po kaagad sa baterya, tapos ito po sa compact horn kaagad. Ngayon, sa atin po kasi motor yung kakabitan natin. So, iibahin po natin yung istila. A few moments later. At yung mga kagala, yan po, hinugot ko po yung wire niya. Hinugot ko po yung apat na socket. Okay. Hinugot ko lang po siya rito. Bali, ganito po magiging setup niya. Ito pong positive. Ngayon, ibabalik po natin siya rito. Dito po natin siya ilalagay sa 87. Yan. Gugupitin lang po natin itong isang wire. Yan po. Kasi po yung nakabitan po natin kasi is motor, kaya ibahin po natin yung setup ng harness. Ngayon po, ito po yung sasalpak natin dito. Ito po natin yung salpa. Gumamit lang po ako na to ng panundot. Pinundot ko lang po siya para matanggal po siya. Bali, ito po yung 87. 87 po, ayan po yung kukonek natin sa positive ng horn. Tapos ito pong black. Puputulin lang po natin siya dito.
Ganyan po yung ginawa ko. Tapos, kakabit lang po natin siya sa magkabila. Sa number 85. Sa number 85 po. At 86. At sa 86 po. 85, 86 po yung black. Yan po yung 85, 86 ng relay. Tapos ito pong pula. Yan. Ito po yung sa baterya na wire. Ang gagawin ko po, puputulin ko po siya tapos dudugtong ko lang po siya rito. Yan, papalitan po natin siya. Pwede rin naman po na ito yung gagamitin nyo, pero sa akin po kasi mas gusto ko yung pula, papalit. Yan, gagawin ko po, puputulin ko lang po siya rito. Tapos babalatan po natin siya. Yan po. Tapos yung palang wire. Tuturo ko po sa inyo kung paano po siya pagdugtungin ng hindi po siya matatanggal kahit mahila. Ganito lang po gagawin niya. Iko-cross niyo lang po isang ganyan. Tapos saka niyo po pipilipit. Pababa tsaka pataas. Ito pa pataas. Yan po siya. Kahit ilayin po siya, matibay siya. Hindi siya basta-basta matatanggal. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Pwede nyo rin pong hinangin. Kung may panghinang po kayo, pwede nyo rin po siyang hinangin. Tapos lagyan po natin siya ng electrical tape. Ito pong tinuturo ko po sa inyo na pag-install. Pwede po siya kahit saang motor. Pare-pares lang din po siya ng procedure kung paano po siya install. Pati yung setup po ng harness natin, pare-pares lang din po. Yan po, ayan. Ayan po yung setup natin ng harness. A few moments later. Yan po, ito na po yun. Wow! Gumawa po ako ng ayan, harness. Ginawa po natin yung harness dito sa relay. Ngayon po, salpak lang po natin. Ngayon po, ito po. Ito po yung number 87. Yung 87 na po na yan, ito po yung i-coconnect natin dito sa positive. Positive po ng compact horn. Tapos ito naman pong number 30, yan sa relay sa ilalim, ito po yung ikakabit natin sa baterya. Kabit na po natin. Dugtungan mo po muna natin ng pansamantala lang. Yan, dudugtungan po natin ng wire pansamantala. Testingin po natin kung gagana po siya. Tapos ikakabit po natin to sa positive ng battery. Tapos ito pong dalawa, kakabit po natin sa busina. Yung pinagtanggalan po ng busina, sa stock. Tara, itap na po natin. A few moments later. Ngayon po mga kagala, ito pong number 30 ng relay. Yan, dinugtungan ko po siya. Ngayon yung wire po na to, itatap po natin sa positive na wire ng battery. Positive po na battery, dyan po natin itatap yung number 30 ng relay. Ngayon po, pag tinap po natin siya, bago po dumaan sa positive na battery, yan, dito po natin lalagay sa fuse. Pansamantala po, itatap ko muna po siya rito. Papakita ko lang po sa inyo kung paano po natin siya gagawin. Ngayon po yung number 30, yan na po. Nakatap na po siya rito.
Tapos ito po yung number 86 tsaka 85 po na wire. Ito po ang dalawa na to. Dalawa po na to. Dito po natin siya itatap. Sa may pinanggalingan ng tri-stop horn ng busina. Dito po natin lalagay. Number 86 at saka 85 po na wire ng relay. Yan po. Ganyan po ang forma niya. Ito naman po yung negative. Sa negative ng compact horn, diyan po natin itatap sa negative ng baterya. Mas maganda po kung sa negative po tayo ng baterya kukuha kaysa mag body ground po tayo. Kasi po sa negative na baterya, pag diyan po tayo nag direct, mas maganda po yung tunog ng horn, mas malakas. Kaya diyan po natin siya ikakabit. Ngayon po, dudugtungan ko lang po siya ng wire para umabot po sa negative ng baterya. Yan, papakita ko lang po sa inyo. Ngayon po, tatestingin na po natin kung gagana na siya yung ating compact horn. Narinig nyo po, mas malakas po yung busina niya pag naka-direct po sa negative ng baterya. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo. Ipa-body ground po natin. Tingnan po natin kung alin ang mas malakas. Kasi po, pag naka-body ground, mas mahina po yung nagiging tunog ng busina natin. Kaya mas the best po kung doon tayo magne-negative sa mismong battery. Sa body ground po kasi mahina. Hindi po ganun siya kalakas. Pag binody ground po natin. Oh no! Hindi po ganun siya kalakas. Kaya mas maganda po kung doon po natin nirerekta sa negative ng baterya. Okay. Paporma na po natin kung saan natin lalagay. Ito pong compact horn, dito po natin siya lalagay. Sa pinanggalingan ng busina. Dito po natin siya. Gagawan po natin siya ng bracket. Yan lang po mag-install ng compact horn na may relay. A few moments later. At yung mga kagala, na-install na po natin. Wow! Yung a dual horn with relay. Yung relay po namin, dito muna po namin nilagay pang samantala. Pero lilipat pa rin po yan. Yan na po. Yung dual compact horn. Yan po, itatry na po natin kung gumagana yung pagwa-wirings po natin. Testing na po natin. Ayan po, gumagana na po siya. Kung mapansin nyo po, napakalakas po ng ano natin, ng ating compact horn. Kung mag-istila po kayo, dun nyo lang po ilagay yung negative sa direkta nyo na po sa baterya, wag na po kayo mag-body ground para mas solid po yung tunog ng ating compact horn. At yan mga kagala, sana nakatulong ko sa inyo kung paano po mag-install ng compact horn with relay. Sa lahat po ng motor, pare-parehas lang po yon ng procedure. Pare-parehas lang din po ng wire na tatapan. Don't forget to subscribe, like, and share.
sa mga updates natin mga video. Maraming salamat sa suporta sa ating channel na Palaboy Moto Vlog. Maraming salamat. God bless.